simulator. Nakakalamang ka na naman, pre. Kwento ko ng kwento. Ikaw, ubos na. Yun, no? Hindi tinipid mo, eh. Yum, yum, yum. Tama ba yung sign to? Nay, ano pangalan mo, nay? Kilala tayo ni nanay. Ang guwapo-guwapo! Sabi ko naman sa inyo, eh. Sa personal, pogi talaga ako, eh. Gano'n nakatagal tong ano nyo, sir? Business nyong okay? Since 1990. Meron tayong home credit. Mm. Buy now, pay later. Ang mura lang siya, pero quality na. Simula nang magkulita kasama si NewTV. Ako si Justin Martin, isa sa may-ari ng Best Pares. Kasama ko dito ay dalawang kaibigan at kuya rin sa Eagles. Lang at simula ito panahon ng pandemya hindi plano lumukuha lang namin magkakaibigan, magkakaharap kami, napag-usapan namin na magkaroon ng halang buhay na sama-sama kami, siguro para rin makatulong sa ibang tao kasi marami kaming kaibigan na naliligo ng landas, walang pinagkakakitaan. Yun talaga yung una naming goal dito. Ang capital namin dito is umabot din ng nasa 300,000. Dahil nga sa pwesto, nirenovate pa namin tong pwesto . Ah, hindi amin to, inaano lang namin to, inupahan. Renovate, siyempre bibili ka dyan ng mga freezer. Yan, katulad ng mga lagipan, TV, mga gas stove. Tsaka provided din namin kasi yung mga uniform ng tao. Lahat yun. Pati sapatos nila, provide namin yun. Maganda. Tapos na-training din sila. Hello po, ako po si Dexler Baez. Bali, ako po dito. Bali po, dalawa po kami po. Nagpapalitan po kami pag day off niya. So, about po sa pagkain na pinipare-prepare namin dito sa Tres Pares ni Tita. So, actually po, sa pag-prepare ng pagkain po talaga, number one po talagang priority po as cook, sir, is kalinisan ng kusina. Kasi nga po, unang-una sir, bungad na bungad po kami sa customer. So gusto ko po na pag nakikita po kami sa labas, kitang-kita po yung kalinisan ng kusina. Para po, kung sakali man makasilip sila, hindi sila ma-disappoint. Na ma-disappoint sa kakainin nila kasi nga po, nakikita nila yung loob ng kusina namin na malinis. Mode po dun, sir. Sa pag-prepare ng pagkain, sir, binibigyan po talaga namin ng quality, then value. Kasi nga po, bukod sa, siyempre po, mura po yung pagkain namin. Then, minimake sure po namin na masarap bago po ilabas. Bali po, bago po namin ginawa yung Pares na yun, sir, nilibot namin o kinuntahan na dinayo namin yung iba't ibang kainan ng Pares. So, chinek po namin kung anong pagkakaiba o ano po bang mga patok na lasa ng Pares. Napag-isipan po namin na gawin yung Pares ng balanse. Like, para po, may mga millennial kasi na gusto ng matamis na Pares, meron naman pong gusto ng maalat. So, ginawa po namin, binalansin namin. Hindi matamis, hindi maalat. Balanse. Para sa akin, sa negosyo talaga, ang pinakamahirap hawakan is yung mga trabahador. Totoo yun, kasi hindi naman parehas ang isip at ugali ng tao. Meron dyan lumaki sa ganito pamilya, di ba? Yun, para sa akin is yung paghawak ng tao, paghandle ng tao. Hello, ako po si Andre Argente, isang crew dito sa Tres Pares. Sa pagsuserve ng mga pagkain, minimake sure namin talaga na malinis, fresh, tsaka yung babalikan ng mga tao, yun yung inaano namin. Sa mga meats naman, we keep them fresh. Bilang isang negosyante, ano ba dapat tumatakbo sa utak mo na iniisip mo para mapagtagumpayan mo yung mga pinapasok mong negosyo? Pag-ising mo pa lang ng umaga, dapat positibo na agad. Kung ano yung problema sa bahay, problema mo sa sarili mo, pag lungtong mo ng halang buhay mo, ng negosyo mo, maliit man yan o malaki,
dapat laging positibo nakikita yan araw-araw. Nalalaki. Kasi yung paglaki ng negosyo mo, hindi lang naman para sa'yo yan eh. Damay dyan yung mga trabahador mo. Kasi dito, ang plano namin ay lahat ng benepisyo, kahit maliit lang po yung store namin, lahat ng benepisyo, SS, pag-ibig, is bibigay namin sa kanila. Ako po si John Cesar Sumalde. Ang trabaho ko po rito as cook. Kapalitan ko po si Dex. Bali, ang ginagawa po namin, ako po sa silog. Bali, ang piniprepare po namin silog. Nilalabas po namin na maganda yung preparation namin. Bali, nilalagyan namin ng iba't ibang pampadesign po para po is matuwa po yung customer na makakakita nito. Hindi lang ito. So yung kinikita namin dito, iniipon para makapagpatayo ng ibang branch at mabigay kung ano yung para sa staff. Kung ano yung pangailangan nila, SS, kasi ngayon hindi mo masasabi anong mga katulad ng dumaan yung pandemya, ang daming nawalan ng trabaho, walang mga benepisyo sa kumpanya. So yun yung una namin prioridad. Paano po ba sila makakarating dito sa yan, sa paresan nyo? Ano po bang address na ito? Dito sa Ide Jesus Street, malikod lang siya ng palengke ng Concepcion, sa tawiran ng bangka ng Nabotas at Malabon, Tres kung tawagin. Kaya nga ito Tres Pares is dahil nasa location ng Tres Concepcion. Siyempre, oras na mga kapanaling para tikman natin yung mga pares nila dito. So alam nyo na, pag may mga pagkain tayong topic, at alam nyo na kailangan ng mga taga-tikim, na talagang malakas ang panlasa, siyempre kailangan natin ng mga tropang taga-suporta dyan. Sino ba naalala nyo mga kapanalig na, ano, na bagay na kasama ko pag food vlog tayo? Siyempre, si Solomon. Ang nag-iisa na si paring Solomon. Pre, may gusto ko masabihin kasi siyempre, kakain tayo eh. Hindi, sarap. Kasi yung mga gatong pagkain, malapit sa puso ng Pilipino to. Oo, tama. Kasi dyan yung pupunta ka sa kanto, may ganyan. So, ang laban na kasi dito, paano mo i-offer yung product mo sa mga pares? Eh, since ano, naimbitaan naman tayo ng ating Mr. Justin dito. Masaya, it's an honor na mapunta dito. Kaya syempre, masarap din makalibre. Ay, may number one talaga. Madadagdagan na naman yung timbang mo. Okay na, okay. Tsaka sa Paris kasi, pag sinabi mong Paris, hindi lang ano yan eh, parang all around yan, hindi lang pakumbagahan, pang tangalia, lapunan, talagang pang lahatan yan eh. Saktong-sakto. Sabi kasi ni Sir, hindi pa kami nag- huwag na raw kami mag-almusal. Parang sinunod naman ni Salomon. Itikman natin yan na walang halong daya. Oo, tama. Yung lapo. Ate Ganda, hindi pa kita pala na-interview. Ano pangalan mo? Mera po. Mera? Pwede ba malaman yung mga presyo na itong ano? Ito magkano itong ano? Ano ba tawag dito? Overload. Ha? Overload Mami. Magkano yung Overload Mami nyo? 99 pesos. So tingnan nyo naman yung Overload Mami, di ba? Kaya nga Overload eh. No? Meron siyang mga karne dyan. Itlog. Ayan. Punong-puno. Manok. Manok. Ano? Yung Paris nyo, ate, magkano po yun? 120 po. 120 yung Paris nyo. Ito yung Paris nila. Na binagyo na, kasi kinain na namin, no? Sa Tres Pares, ito yung mga halaga ng Paris nila. 120, laman, puso, tuwalya. Kung kakasama na po yun sa... Bali, parang combo meal na po. Ah, combo meal na yan. Nakakalamang ka na naman, pre. Kwento ko ng kwento. Ikaw, ubos na. Ayos na ako. At habang kumakain kami dito mga kapanalig, merong dumating na okoy. So itong okoy na to, isa sa kilala dito sa Malabon, yung JR Okoy. So mamaya after natin kumain dito sa Tres Pares, dadaanan natin yung pwesto doon sa may Concepcion Market. Alam nyo itong Pares, no? Bagay rin to pag may mga hangover kayo, no? Tapos masarap yung tempura. Madalas ko pa lang meron nun. Ay wala, hindi ako nagkakaroon na kami. Hindi na ako ganun umiinom mga kapanalig. Minsan na lang. Mga ano, 7 beses sa isang linggo. Okay, so natikman na natin mga kapanalig yung kanilang pares. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin titikman yung kanilang Overload Mami. Yun, no?
Hindi tinipid. O, hindi tinipid talaga. Nakikita nyo naman sa po. Halagang 99 pesos. 99 pesos. Meron na po kayong overload na umaapaw. Kaya nga overload eh. Oh. Yum, yum, yum. Tama ba yung sign ko? Yum, yum, yum. Siyempre, akin na muna ito ha. Oo, oh, walang problema. Basta ako may kanin, masaya na ako. Hindi binigyan yung partner. Hindi nga siya, yung sinasabi mo kaninang pre, ano lang, kalati ulo ko eh. Ay, sorry. Makita mo yung panot. Iniwasan ko nga eh. Tulad ng sinabi natin sa Paris kanina na hindi siya masyadong ano yung lasa niya, no? Masyadong ano sa flavor, sakto-sakto lang. Ayun, hindi ko pa nga natatanong kung pa kung saan nila nakuha yung recipe, no? Pero siyempre private secret na yun, secret na yun eh. So, ako nila magtatanong sa kanila para iluluto ko sa ba. Luluto mo sa kalaka? Oo, joke lang. Masarap sa kalaka yan, pare. Ha? Sa kalaka, masarap. Oo, masarap. Sa sinegosyo kasi, dapat kung ano yung sikreto namin, dapat ano yun eh, na recipe. Itrimis eh. Oo, pinapangalagaan. Tama, tama. Nakala nyo, tapos na tayo. Hindi pa. Titikman na natin ngayon ang J.R. Okoy ng Concepcion. So after natin matikman to, pupunta tayo doon tulad na sabi ko kanina. So may suka. Alam niyo lang mahilig ako sa suka. Ito yung nagpapasarap, di ba? Sa Okoy. Uy! Ayaw ko ba? Salamat! Shout out! Ano pangalan mo? Adrian. Parang nag-isip ka pa, parang hindi pa sure ha. Ikaw, pre, pangalan mo? Janrenan ko. Janrenan, shout out sa inyo. May gusto ba kayo shout out? Wala. Mga babae sa buhay, wala? At ituloy natin ang pagkain ng Okoy ni J.R. Okoy. Pero ngayon, marami na kasing na-invento ngayon eh, no? Nahalo eh. No? O, diba? Ang sarap. Na Okoy kasi, hindi lang yung mismong Okoy yung nagdadala sa lasa. Yung sausawan din. Oo. Diba? Alright, so tapos na tayong kumain mga kapanalig. At sulit na sulit talaga, no? At kung bibili kayo, hindi kayo magsisisi dahil masarap naman talaga yung pagkain dito. Sa lahat ng gusto kong order mga kapanalig, meron silang Facebook page. Bali, ayan, lalagay ko na lang yung link sa description, no? Bali, ito po yung kanilang Facebook page. Ayan, yung Tres Pares. Kung gusto nyo order, tinatamad kayo lumabas. O kung tawag dito, kung ayaw nyo mainitan, contact na lang po kayo sa page nila. Nagdi-deliver na sila. Siyempre, pagtas natin kumain, meron tayong buko. Refreshing. No? Refreshing. Etong buko na to kay Sir Boy Bigote. Ito pala yung ano, pangalan sa tapat ng Arellano. Yan, doon sa may school mga kapanalig. Senior, senior high. Dati siyang Elisa Isguera. Tama. Na ngayon, pinarita ng senior high school. Senior high school. Elisa Isguera pala. Elisa Isguera pala. Kaso, senior high school lang natin. Oo. Pag madadaan kayo doon, bili kayo ng buko sa Boy Bigote. Bakit po bigote? Dahil po may bigote po kayo, sir. Mayroon talo ako na balos. Iinom muna tayo, pampalinis to ng ano eh. Tawag ito, dalaw yan ng ihi. Para refresh. Pamparami din ang katas. Na, ano pangalan mo, Nay? Kilala tayo ni Nanay. Rosita, Nay. Taga saan ka po? Dito lang ako. Ayun. Paano niyo po ako nakilala, Nay? Ay, doon. Matagal na. Matagal na. Palagi. Oh, salamat po. Nakakatuwa naman kilala tayo ni Nanay. Bibigyan kita ng sticker, Nay. Ang gwapo ko po ba? Pakiulit, Nay. Ano sa... Ang gwapo-gwapo. Sabi ko naman sa inyo eh. Sa personal, pogi talaga ako eh. Ang gwapo-gwapo talaga. Di ba? Hindi nagsisinungaling si Nanay. Di ba, Nay, no? Ang gwapo. Dahil dyan may sticker ka sa akin. Okay, sa mga palalig, nandito na tayo sa J.R. Okoy, no? So, yun yung pinatikim sa atin ni Sir Justin kanina. At ito na nga tayo. So, makikita nyo mga kapanalig dito sa ano nila, oh. Oh, yung mga pumunta dito. Sino po ito si... Karen Davila. Ay, Karen Davila. Cara David, ito talaga. Si Cara David, si Mayor nandito. Ayan, oh. So, first time natin dito mga kapanalig. Nung natikman ko kanina, talagang masarap talaga. Sir, ikaw po ba si Kuya Jay? Ah, ito pala si Kuya Jay. Gano'ng nakatagal itong ano nyo, sir? Business nyong Okoy. Since 1999. Ah, 1999. Ikaw na talaga, ano? Yung recipe, ikaw na talaga yung maghalo, nagtimpla, kuya. Oo. Oo.
In-upgrade namin. In-upgrade yun. Ano to? Ah, minana nyo lang ba? O talaga? Ah, sarana yung minana na lang. Yan. To dati, luma pa tong ano, nandito na ho talaga kayo. Itong palengke na to. Yan. So ito yung tinutuoy ni Sir Justin, mga kapanalig. Siyempre hindi na natin tatanong kung ano yung mga secret ingredients. Sabi ko nga kanina, bawal yun. Dapat sa kanila lang yun, baka gayahin natin eh. So makikita natin yung paano yung paggawa. Ah, so may kalabasa din siyang halo. Pagtapis niya lang. Guling mo pre, no? May kalabasa talaga yan? Ang tindi ng panlasa mo. Oo. Wala ta naman eh. Siyempre. Sinasala natin yan eh. Oh. Ayan, pero talaga original yan wala. Pero siyempre iba may sense. Oo, kasi kailangan. Huwag nabusa kami yung toge. Ginagamit namin kalabasa. Ah, pinapalitan nyo na lang. Sino yung nagtitimpla ng suka noon, sir? Kami din. Kayo din? Sabi ko nga kanina, hindi lang yung okoy ang magdadala ng lasa, pati yung sausawan, di ba, sir? Kasi sa atin, marami rin mahilig sa suka. Kaya talagang pwedeng pampulutan, pangulam, di ba? Hello, ate. Misis ko kayo ni ano? Ayun, ito palang misis. Ano po pangalan nyo, ate? Taga-sagot ang order sa Facebook page namin. Kasi Opo. Laguna, Paranaque. Ako yung taga-sagot sa page namin. Opo. Okay, BJR. Tapos siya ang taga-ayos ko. Taga-tutula. Kapag ako lahat taga-ayos. Nakakatuwa lang, nakaka-inspire lang yung ganito mga kapanalig na isang pamilya yung nagtutulungan sa negosyo. Para syempre sa pag-angat, di ba? Nakakatuwa. Sa isang araw sir, ilan nagagawa niyo yun? 100 pieces. Tapos nung na-ere na po siya, naging 200 na. 200 pieces? Every day, oh? Pero ngayon, dahil bumalik na sa 100 something. Oo. Regular na? Oo. So, nakakuha na din sila. Di ka naman napapagod, ano sir? Di ka naman napapagod? Oo. Kaya agad eh, wala kami yung mga ngipon. Plus pa kami nakauwi. Mga bulk orders, ma'am, no? Pag may mga occasion, may order sa'yo. Meron po. Ah, meron din. Kasi panghandaan talaga yung lasa. Sarap siya eh. Siyempre, paghandaan, ano, pag-gabi, ano ginagawa? Inuman, siyempre. Kasi panghalo nga sa gin yan eh, no? Sa mga opisina, may order din. Yung tulad nga na sinabi ko kanina, yung kinikwento ni sir na yun nga, naghahanap pa sila ng mga hipon, ayan ang mga sawog. So sabi ko nga sa negosyo, talagang sakripisyo din eh. No? Yung baka namin, 40 pesos lang. Ah, 40 pesos? Personal siya. Oo nga po, malaki siya. Sure nga po naman. Hipon talaga eh. Hipon na hipon eh. Baka sabihin nyo, peke po yan ha, hindi hipon po talaga yan. Hindi lang siya gumagalaw kasi luto na eh. Ayan ha. Ayan sir, salamat po ha. Ma'am, salamat din po ha. Yan, so dumalan tayo dito kasi meron pa tayong pupuntahan. Alam nyo ba na si Sir Justin hindi lang isang negosyo niyan, marami. Kaya pupunta tayo sa shop niya. So, magpa-change oil. Okay na yung may-ari ang hindi na-change oil, basta yung motor. Tara na, salamat po. Ah, sige po. Bukod sa Tres Pares, mga kapanalig, meron din ditong tindahan yung misis ni Sir Justin. So ito yung mga processed food, no? Ayan, no? Katulad ng hot dog, skinless. Ba't alam mo yung mga ano? Yung klase ng favorite ng anak mo. Ay, mga skinless, ayan, no? Kompleto na dito. Dito lang yan sa ano, bungad na bungad lang sila pag ganun dito sa gilid, no? Ng Conception pagpasok mo. Etong diretsyo na to, Tres Pares na yan, mga kapalarig. Kung gusto nyo pong umorder, ayan, meron po silang contact. Ayan po. Yan, dadali na po sa inyo yan. Yan. Siyempre, agila po yan. Suntubi na po kami. Hello po. Ayan po yung Mrs. ni Sir Justin. Ayaw magpa-interview, nahihiya eh. Medyo hindi pa siya sanay sa TV. Punta naman tayo sa shop ni Sir Justin, mga kapalarig, no? Para makita natin yung kung saan yung lugar na yun. Let's go! Sa Moto Aslin, mga kapanalig, at ito yung isa sa negosyo ni Sir Justin. At nandito tayo sa May Silo, Malabon City, mga kapanalig. Sa Moto Aslin, meron tayong mga tapak, sec, smoke. Mga magkano yan, sir, yung mga tapak? Ang range yan is nasa 4,000 to 6,000. Meron tayong credit. Buy now, pay later.
hanggang 18 months to pay, pwede yan. Ah, ayos ah. Yan, may mga tapaks tayo, alloy, plastic, panggilid ng Racing Monkey, RS8 na brake shoe, magkito tayo dyan, smoke product. Mga magkano yan, sir, yung mga ano nyo na yan? Mura lang to, nasa... Mura lang siya, pero quality, nasa 200 to 500 lang yan. Ang isa niyan. Meron tayo smoke din, mga side mirror, flat seat, helmet ng Geely, SEC, RS8 na mga langis. Magkano yung helmet nyo, sir, kung naamaano yan? Nasa 22237. Depende sa design. Konti lang yung display namin ngayon, pero pwede tayo mag-order, pre-order. Flat seat, nasa 15 lang. Ang smoke, dry carbon yan. RS8 na mga langis. Speed tuner na panggilid, CVT ni Mickey Maso, Racing Boy na mags, brake lever, Motul, kompleto tayo lahat dito. Nag-install din tayo ng mini driving light gamit ang Firefly, tsaka Pia, auto style work. Yan, orig na Yamaha Genuine, belt. Kasi dito, ang sa na-experience namin, mas maganda kung ilalagay mo, lalo na sa panggilid, tsaka preno is Yamaha Genuine. Kasi delikado pagka ang nilagay mo is peke. Hindi naman sa nag-aano tayo ng mumura eh. Pero syempre nakasalalay yung buhay natin sa pagmamotor eh. Tama, tama. Genuine yan. May mga supply tayo ng Yamaha, filter, belt, lahat. Kompleto tayo dyan. Brake shoe, brake pad, yan. Sensor disc, lahat kompleto naman tayo dito. Yung mga wala sa display, pwede pre-order yun. Naka-direct naman tayo. Dealer tayo ng Racing Boy, ang Yamaha Genuine, SEC, tsaka Smoke. Meron tayo account dyan. Facebook page, sir, meron po ba kayo? Moto Hustling. Meron tayo. Yeah, so ilalagay ko rin, mga kapanalig, yung link ng kanilang Facebook page description. Doon na lang po kayo pumunta. So dito lang po yan sa... MH Del Pilar, may silo Malaban, harap ng Petron. Yun lang yun. Ayan yung pinaka, ayan, landmark, mga kapanalig, Petron. Alright, isa lang yung Petron dito. Yan. Salamat po, salamat. Yan sa mga taga Malabon dyan, kung meron kayong gustong ipaayos o ipagawa, punta na kayo dito. Shoutout nga pala kay Speed Tuner at K-Works. Yan, shoutout po sa inyo. Mickey Maso at kay Sir Kel. So, good morning muna. Papaalala ko muna yung sarili ko. Ako nga pala si Darrell. Mas kilala sa bilang tawag na Tata Best. Ayan, so Tata Best. Ibig sabihin, syempre best sa lahat ng gawa dito sa Moto Hustling. So, dito sa Moto Hustling, ano, mga kapanalig, nag-aano tayo ng mga services. So, ano ba yung mga services, services ni Moto Hustling? Nandito yung ating mga fully maintenance, like change oil, brake check, moron tayo sa FI, tsaka throttle cleaning. Then, syempre, sa wire installation, mayroon din tayo. Then, most of all, sa mga fully maintenance natin, nagdi-detail tayo or nagre-restore tayo ng mga motor, yung mga lumang motor nyo, yung mga bulok na hindi nyo na mapagawa, pwede nyo galing dito sa Moto Hustling, kami na po bahala mag restore ng mga motor nyo na mga sira. Tapos na tayo sa vlog ngayon, mga kapanalig. Syempre bago tayo matapos, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Justin. Dahil dito sa ating libreng pa change oil, at meron ka po bang gustong sabihin pa sa panghuling ano? Wala naman, papasalamat lang din ako sa iyo sa pag-promote ng mga negosyo. Salamat, salamat. Alright, shoutout po. Shoutout po, salamat sa lahat. At ayun mga kapanalig, maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa vlog natin ngayon. At maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Kaya magkita-kita na lang tayo sa next update. I love you all mga kapanalig at lagi kayong magingat. Bye-bye! Simulan na!